Ito po ang ating bagong recipe na ginawa at gumamit din tayo ng bagong breading mix. Gumamit tayo ng first class na harina. Tikman natin mga kabitsin. Hello mga kabitsin, so for today's video, meron tayong comparison, no? Ito yung ating dating marinated chicken. Ito yung ating original recipe. At ito naman ang ating upgraded na version. So kung napapansin niya, medyo parang matapang siya, medyo darken siya. Ito naman, light lang, tamang ano lang siya. Tama lang yung kulay niya sa kanyang chicken. At ito naman ang ating dating breading mix, third class. At ito naman ay first class. So ito para dito sa bagong recipe, dito natin ilagay. At sa lumang recipe, yung luma niya rin breading. Pero ang gagawin natin ngayon ay first coat lang kasi kami lang naman yung kakain. At i-compare natin kung saan yung mas masarap. Ayan, ito muna yung ating lulutuin mga kabitsin. Ang first natin na recipe. Ito, first. Ito po yung ating breading mix ay third class na harina at 14 tablespoon na cornstarch. I-double coat ko sana kaso napansin ko na kami lang naman yung kakain ay first coat na lang. At para din makita nyo kung ano yung kinalabasan ng first coat na sobrang nipis at sobrang crispy. Maganda tingnan, parang Jollibee. Napansin nyo sa Jollibee mga kabitsin ay sakto lang yung kanyang coatings. So dito nagpainit na ako ng mantika. Ayan yung ating mantika. Ayan. Ito. Ayan. Lima-lima yung lutuin natin para makita natin kung ano yung diferensya. Ayan. So ito mga kabitsin, limang piraso lang yung ating sinalang. At makalipas ng mga ilang minuto ay atin itong galawin o halukayin ng kaunti para po hindi matunog kasi malapit siya sa kawali. Ayan lang. Tapos ang cooking time niyan wala pang 10 minutes so tunay yan kasi kunti lang yung ating salang. Kontayin na lang natin ito yung aking gamit sa bahay. Yan, 2-way burner, hindi siya pressurized. Yan. Maximum na masala niya na 20 piraso lang. Kaya hindi siya pang mabilisan. At ito yung ating kawali. Medyo maliit lang kumpara dito. Yan, super laki niyan. Ito, pangalawa. Sa mali, pinakamaliit. Ulam po ito namin mamaya ng hapunan. Niloto ko na, tinawan ko na ng video para makita nyo kung ano yung diferensya ng ating bagong recipe sa lumang recipe natin. So dito mga kabitsin, habang niloto natin yung ating unang salang, yung ating lumang recipe, ito naman yung ating bagong recipe. Ito, napapansin nyo mga kabitsin, medyo darken yung kanyang pagka-marinate, no? Dahil yan sa ating mga spices na nilagay. Yan. Bilago ko siya kasi medyo mahal na yung bilhin sa atin ngayon. Kaya gumawa ko ng paraan para makatipid. At masarap pa rin yung ating fried chicken. Kahit napatipid tayo sa ingredients, masarap pa rin siya. Hindi yung tinipid mo yung ingredients mo tapos hindi masarap. E ito, tinipid ko pero masarap pa rin. Nandun pa rin yung sarap. Yan. Ito mga kabitsin, testing lang ah. So sa mga bashers natin dyan, welcome po. Welcome sa ating kabitsin video. Ito first class to na harina. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng first class sa third class. O baka pare-parehas lang. Parehas lang din yan, harina. Mas mura, mas maganda. Para makatipid ka. Ano lang. Ito kasi nabili ko lang itong first class na harina dahil pumunta ko ng mall at nakita ko siya. Ayan, tinisting ko lang.
At dito mga kabitsi, paluto na yung ating unang nilagay o unang sinalang. Ito ay tatlong breast part at dalawang drumstick. Ayan, tignan nyo, nipis oh. Hindi ko na dinabul coat kasi kami lang naman yung kakain eh. So ayan. So habang hindi pa siya ganun kaluto, ay isalang na natin yung ating pangalawang salang. So dito mga kabitsin, isalang na natin yung ating isang recipe sa kabilang side kasi maluwag pa naman yung kawali. Meron pa siyang space. Kaya ilagay na natin. Tingnan nyo ngayon yung pagkakaiba ng dalawang breeding mix ha. First class at third class. At pareha sila na first coat o single coat lang. Maninipis lang. Ayan. Hindi ko na inantay maluto yung ating unang salang. Kasi sayang yung space o yung init ng mantika. Ano? Ayan. Wow. Kunti pa. 8 minutes. Lumutang na mga bitsi, no? Papansin niya. Ayan. Hangoy na natin. Huwag natin i-overcook para yung juiciness niya ay hindi mawala. Ayan. Sama na tatanong sa yung mga batches plan natin na nagsasabi na yung atin daw manok ay puro na lang harina. At maliliit yung cut. Wala pa akong magagawa dyan kung ganun po yung sinasabi ng mga bashers. So ito po. Sa ating bashers, tingnan nyo. Ayan. Ganyan kaliliit, 25 pesos. 75 grams. 70 to 70 grams. 70 to 75 grams. Ayan. Sa 25 pesos mo ngayon, sa panahon ngayon, talo pa ba ito? Ano? Sobrang sarap na may gravy pa. Pero ngayon walang gravy kasi kami lang naman yung makain eh. Mamaya ako natikman kasi mainit pa. So ito na mga kabitsin, ang ating first coat na first class na harina. May napansin ako mga kabitsin, no? Ibang iba sa third class ng ating dating harina. Ito ay first time ko na nagawa ngayon pa lang. So kahit ako ay mayroong reaction dito na ibang-iba ko yung iba yung matalaga yung third class at first class. Ayan o. Ayan o, first coat na yan mga kabitsi na. First coat, nakita nyo naman sa video. Ayan, paluto na yan, kaunti na lang. Ilang minuto na lang. Ayan, grabe. Pero ang naka-depensa kasi nito, meron ang first class sa amin, 1,100 yung presyo. At yung third class, ito, third class, ay, ano lang, 900. Pero maganda pa rin siya kahit pa third class siya. Pero makikita nyo ngayon yung pinagkaiba talaga ng first class at third class. Ano, medyo sa first coatings niya napapansin niyo tama lang oh. Yan. Pero ito mga kabitsin, ang first class, tingnan niyo naman oh. Grabe. May napapansin ba kayo mga kabitsin? Kaya na po bahala kung gusto niyo po na medyo malaki-laki yung costing ng mga ingredients nyo, gumamit kayo ng first class. Pero maganda talaga yung texture mga kabitsin. Ayan o. Tapansin nyo naman o. First coat pa yan. E paano pag dinouble coat natin? Ako. Sobrang ganda siguro nito. I-try ko din ito mga kabitsin. Gamit tayo ng first class.
Pero sa ngayon, ipaubos ko muna yung nabili natin na third glass kasi sayang. Isang sako din yun. Diba? At napansin ko mga kabitsins, ang first glass matagal siya masunog kumpara sa third glass. Ayun o. Oh. Pero mamaya, crunchy test at ang ganda ng ating bagong recipe mga kabitsin. Grabe o. Oh. Sino, bagong recipe kahit ano lang. Kahit hindi mo na i-double cook. Ang ganda pa rin niya. So ito mga kabitsin, hanguin na natin. Huwag natin siyang patagalin sa mantika para hindi ma-overcook. At maging juicy pa rin yung kanyang laman. So ito mga kabitsin, ating first class at third class. Sa video siguro mga kabitsin ay parehas lang yung pagtingin niya, pero sa personal ibang iba. Ibang iba po ang first class sa third class, grabe. Ayan o. First class. Third class. Pero yung ginamit natin ay first coat lang, parehas lang. So kung gusto nyo makita yung dry wet dry method at wet dry method na comparison, i-comment nyo lang sa baba at gagawin natin yan. So dito mga kabitsin, nakit mo na ko sa taas at tikman natin yung ating ginawang bagong recipe at lumang recipe natin. So tara. So ito mga kabitsin, tikman natin yung ating ginawang bagong recipe at bagong breading mix. So yung ano, ito, alam natin yung ating lasa nito. Yung lumang recipe. Doon tayo sa bago. Ito. Ito mga kabitsin. Ito po ang ating bagong recipe na ginawa at gumamit din tayo ng bagong breading mix. Gumamit tayo ng first class na harina. Tikman natin mga kabitsin. Sarap pa rin sa mga kabitsin. Yung lasa ng ating bagong recipe, mararamdaman mo yung mga spices na basta ibang iba. Masarap din pala yung ating inimbento na recipe. Ito naman ang ating dating recipe. Parehas masarap. Malupit pa rin. Ayaw patalo. Ito masarap din. Pero ito, mas tipid siya. Mas tipid mga kabitsin. Ito naman, medyo mahal, pero masarap pa rin. Ito, tipid. At masarap din siya. At ang nakapamahal lang sa kanya, yung kanyang breading mix kasi po, first class. Pero tignan nyo naman yung texture, oh. Yan, oh. First coat lang to ha, first coat, single coat lang. Hindi ko ginawang wet dry method. Pero tingnan yung texture, grabe. Parang karakang kumain sa Jollibee. Masarap. Parehas approved. Pero ito yung gagamitin ko ngayon. Kasi natipid ako dito sa ingredients. At yung ating harina, paguhin din natin para makuha natin yung texture na to. Tingnan nyo. Tingnan nyo, grabe. Parang Jollibee. Sige lang mga kabitsin, bye-bye.